Yo, what's up mga kapoga? It's me again, your Poga Vlog. For today's video, gagawa na naman po tayo ng review sa G-Shock ngayon. Ito yung kapoga. Ito yung ating i-review ngayon. So, bagong labas itong watch na to. Bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking latest video. So, ano pang inaantay natin? Umpisa na natin yan, mga kapoga. Let's go! Ito nga yung tinutukoy ko, mga kapoga. Ang model number nitong watch na to, mga kapoga, ayan, yung GM-110SG-980R. Module niya 3553. Okay, so ano pang inaantay natin, buksan na natin to para alam kong sabik na rin kayo, mga kapoga, kung ano nga bang mayroon itong dito sa loob ng box na to. So, buksan na. Sa loob ng box, mga kapoga, makikita nyo yung international warranty. Ayan, andyan yan. And then yung module number na 3553. Okay? So, andito ang iba't ibang lingwahe ng watch. Ayan, kung paano iset itong watch na to, mga kapoga, no? So, andyan. So, basa-basa din pag may time, mga kapoga. Okay. And then dito sa kanyang international warranty, kung makikita nyo mga kapoga, ayan, dito, kung bumili kayo, makikita nyo yan, nandiyan naman nakalagay yung model number nitong watch na to. Okay. Yung date, kung kailan binili o pinurchase, o nakalagay din dyan mga kapoga. Yung name ng customer or yung kliyente. And then yung stamp ng dealer or yung authorized nagbebenta ng G-Shock, mga kapoga. So, ang payo ko lang sa inyo, dapat sa mga authorized kayo. Kasi marami ng mga G-Shock na fake, mga kapoga. So, minsan hindi nyo na makikita ang pinagkaiba ng duplicate at legit, ng original, mga kapoga. No? So, ingat-ingat lang kayo. So, sa panahon ngayon, maraming mga manloloko, mga kapoga. So, mas maganda para hindi kayo mapeke, punta kayo sa dealer or yung authorized. Yan. Okay, mga kapoga. Dito rin, makikita nyo rin, mga kapoga, kung sino nga ba ang authorized dealer kung saan kayo bansa, mga kapoga, no? Dito, sa Kuwait, dito nakalagay dito. So, Abdulaziz Al-Babtain at Al-Batil Brothers yung authorized dealer. Ayan. Okay. Andito rin sa Pilipinas din. Meron din dyan, mga kapoga. So, nakikita nyo naman, ano? Okay, andyan yan. So, okay. So, punta tayo ngayon sa kanyang canister, mga kapoga. So, kita nyo naman. Sa mga original, mga kapoga, nakalagay dito mismo sa mga canister. Maliban lang sa may specific model na nakalagay sa karton lang siya. Yung gaya ng GA100 na 1A1DR1A2 ganun, 1A4 nakalagay dito. Meron ding GA100 na nalagyan dito sa ganitong canister. Meron din yung square lang siya na ganyan na pahaba, no, mga kapoga. So hindi nakabase dito sa box kung original yung relore, hindi, mga kapoga, no.
So, yun. Yun lang yung ano ko, mga kapoga. So, buksan na natin. So, alam ko, inaabangan nyo tong watch na to, mga kapoga. Yan, ito yun, oh. Ang ganda. So, ito yung, ito nga yung binanggit ko kanina, yung GM-110SG-980R. So, design based on a gold ingot motif. Itong watch na to. So, elegante siya tignan. Pwede sa casual, pwede sa sports, mga kapoga. So, nakitang-kita nyo yung design niya, yung look niya. Napaka-elegant. Okay. Digital analog combination din siya, mga kapoga, no? So, may analog siya at may digital. So, kitang-kita nyo sa kanyang dial. Okay? Triple inset dials din to, mga kapoga. Ito yon, yung design niya na yan. Yan, dito sa loob. Ano? Okay? So, kitang-kita nyo naman yan. Itong watch na to, mga kapoga, is semi-transparent resin. Ito. Itong kanyang strap. Yan, kitang-kita nyo, no, mga kapoga. Ang ganda. So, ito, hindi pa yung total transparent. Semi lang to, mga kapoga. So, sa mga nagsasabi na naman dyan, baka sabihin ito, mga kapoga, ay resin. So, rubber ito. Hindi ito plastic, mga kapoga. So, ayan. Kahit balubalok tutim mo yan, hindi ano yan. Yan. Saka makapal ito. Makapal itong ginamit dito, mga kapoga, no? So, ayan. Kahit dito sa kabila, makikitang-kita nyo. Kahit yung kanyang loop, yung loop niya, resin din ito, mga kapoga. Semi-transparent. And then, yung kanyang buckle ay ano to? Stainless steel na iron plating. So, ito. So, ano nga ba yung iron plating, mga kapoga? Ang iron plating ay ang color nito, mga kapoga, is silver. Nakulayan lang ito ng dahil sa electricity. Yun, electricity ang nagkulay nito. Hindi ito pintura, mga kapoga, no? Diba kasi pag pintura ang ginamit, pag pintura natutuklap. Ang iron plating, mga kapoga, is gas-gas lang siya, hindi yung natutuklap, no? So, ginagamit yung iron plating sa mga accessories, sa mga relo, yan. Yan, sa mga tambutso ng mga sasakyan, yan. Puro iron plating ang ginagamit doon, mga kapoga, no? So, siguro may nagtatanong sa inyo, imposible, paano kayo nagkukulay ng dahil doon? So, panoorin nyo, may videong, ano, i-type nyo lang sa Google or sa YouTube yung iron plating para malinawan kayo, mga kapoga, no? Para at least makita nyo doon kung paano nga ba yung silver kinukulayan ng iba't ibang kulay. Like gaya ng blue, red, or whatever na gusto nyo ilagay na kulay. Okay, mga kapoga. So, itong watch na to, lumabas ngayong February. Nung February 2021. So, bagong labas itong watch na to, mga kapoga. Saka itong watch, itong model na to, mga kapoga, may tatlong model na magkakaiba ng kanyang may GA110, ito nga, mayroon din yung GM5600 at yung GM6900. So, makikita nyo naman dyan sa picture. Yan, nandyan. Yan, mga kapoga. Okay. So, punta tayo sa mga kanyang specification, mga kapoga, no? So, yung case nitong watch na to, stainless steel, gaya ng sinabi ko sa inyo, metal to. May okay. May apat na button. Yan. May adjust button, mode, reverse, saka yung forward. Okay, andito yan. Okay, ang itong glass nito, mga kapoga, yung glass. Tanggalin natin to para at least makita. So, ayan, mga kapoga, no? Kitang-kita nyo na.
ng pinaka-actual niya. So maganda siya tignan, no? Makikita niyo nung dito sa video. So ayan, ganda. Ganda yung look nitong watch na yan, mga kapoga. And then, ito, yung glass nitong watch na to is mineral glass. So, matibay din yan, mga kapoga. Hindi man ito sapphire, pero aprobado naman yan, mga kapoga. Ganda siya, matibay din yan. Okay, so magnetic resistant, shock resistant, saka 200 meter water resistant to. So, triple resist, mga kapoga, no? So, 200, pwede nyong ilublub hanggang 200 meter tong watch na to. So, subok na naman talaga si G-Shock pagdating pag sa matibay. Yan, subok na to, mga kapoga. Neo Bright, ito din to. Okay, so LED light, super illuminator. At may auto light din tong watch na to, mga kapoga. So, ito, sa reverse, pag pinindot nyo yan, makikita nyo yung LED. LED light na white. Yan, napakalakas, di ba? Yan. So, pag nulong press mo dito, mga kapoga, makikita nyo doon sa LT na yan, makikita nyo yung LT na yan, yung pinaka-auto light. So, pag long press nyo yan, yan, may makikita ko yung itim doon, no, mga kapoga. Yun yung indicator niya ng auto light. Pag nawala yun, yung itim na yon, so hindi siya mag-auto light. So, pag ginanyan na yun, mga kapoga, lalabas yan. Okay? Yan. Yan, oh. Lumalabas, oh. Ganda, oh. Okay? Yan. Pag nilong press natin dito, mga kapoga, mawawala yan. Okay? Wala na yun, mga kapoga, no? So, yun yung yun lang gamit ng auto light, mga kapoga. And then, may world time. So, pwedeng dual time to, mga kapoga. Yung digital, pwede nyong gawing different country like gusto nyo. Gaya ng ganito na lang, mga kapoga. Itong kamay, set ng Kuwait time. And then, yung digital, pwede yung iset ng Pilipinas time. Okay, pwede rin yun. Pwede rin yung pagpalitin din siya. Okay, pwede yung mag-swap. Okay? So, maganon lang yung kasimple, mga kapoga. So, may stopwatch, may timer, may alarm, may world time. Yan, gaya ng sinabi ko kanina sa inyo. Okay? Saka, hindi nawawala yung regular time setting nitong watch na to. Yan. Ito yung pinaka-home time niya, mga kapoga. Yan. Pag pinindot mo dito sa mode, andyan yung stopwatch. Yan. Pag pinindot mo ulit, ang timer. Pag pinindot mo ulit, mga kapoga, andyan yung world time. Pag pinindot mo, andyan yung alarm. May 5 alarm to, mga kapoga. So, alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, yung alarm 5, yan yung signal niya, mga kapoga. Yung every 1 hour. Nagbi-beep, mga kapoga, no? So, itong size nitong watch na to, mga kapoga, yung case nito is 51.9mm by 48.8mm by 16.9mm. So, ito yung pinaka 51 dito. Ito yung 51. Okay. Ito yung 48, and then ito yung 16mm yung thickness nitong watch na to. Okay, so ang weight naman nitong watch na to, mga kapoga, 93 grams. So metal kasi, so may pagka heavy siya ng konti, pero hindi naman gaano mabigat, mga kapoga, no? Kitang kita nyo naman, ano? Okay, so dako naman tayo sa back nitong watch na to, mga kapoga. So yan. So, nakikita nyo, ayan. Ayan, nandyan yung model number ng watch. Okay, ayan. Japan movement siya, case siya ng China. Okay, andito rin yung logo ng watch. Okay, yung shock resist, yung pinaka-logo niya, mga kapoga. So, may 4 na screw. Ayan, sa back nito, mga kapoga. And then, yung
strap niya, acrylic to, makapoga. So kahit ikaw, kayang-kaya mong tanggalin. Sungkitin mo lang yon, matatanggal na yan. Okay? Madali lang naman ito, makapoga. Kahit sino, kayang-kayang tanggalin itong strap na to. So yung mas mahirap yung mga GE100 na or GE110 na iba. Hindi quick release yung ginamit, makapoga, no? Okay. Pagdating naman sa price nitong watch na to, mga kapoga, sa dollar, $200. So, okay lang din naman, maganda naman. And then, yung sa KD, 99 KD. And sa peso, 15,000 pesos, mga kapoga, itong watch na to. So, kitang-kita nyo naman, no? Ganda naman siya tignan. So, napaka-elegante, napaka agresibo siyang tignan. So, punta naman tayo sa pros and cons nitong watch na to, mga kapoga. So, alam nyo naman, yung mga metal, mga kapoga, ay gasgasin. So, alam nyo naman yan, pag nagasgas ang metal, mahirapan ka ng ibalik. Saka hindi mo na maibabalik, mga kapoga. Lalo na yung mga nakulayan na ganito. Sa silver, so pwede mo pang ipolish. Ano? Pero itong mga to, hindi na. Hindi mo na magaganon. Yun yung ano yung ng ano ng watch na to. And then yung strap. Okay, so ito ang mga, sa mga transparent, mga kapoga, is naninilaw. Pagdating ng araw to, yung mga transparent na to, naninilaw. Ito ang pangit sa mga transparent kaysa sa mga di color, mga kapoga, gaya ng black, ng red, ng kung ano-ano. Yan ang pangit sa white. Okay? So, ayun. Pero, pagdating naman sa kagandahan nitong watch na to, mga kapoga, syempre, yung metal, elegante siya tingnan. Diba, mga kapoga? Kitang-kita nyo naman, napaka-elegante. Eye-catching siya. Diba? Malayo pa lang makikita mo, wow. Ganda naman nun. Parang ganun. Sana all mayroon. Yun ang kagandahan nito. Saka, alam nyo naman, kahit ano pa yan, mga kapoga, basta ginugusto natin, wala namang imposible yan. Diba? Walang imposible sa taong may gusto. Diba? Pero yun lang yung naano ko, mga kapoga, no? Sa pros and cons nito. Watch na to. So, alam naman natin na si G-Shock is matibay. Yan. Mapametal man yan or maparubber. So, walang kaso yan. So, nasa sa inyo yan, mga kapoga, no? Ito, base ko lang ito, mga kapoga. So, baka siguro may mag-comment na naman dyan ng ano. May opinion ko lang din to. So, nasa sa inyo din yan, mga kapoga. Okay? Try naman natin, mga kapoga, sa ating kamay kung maganda or ayos ba itong watch na to, no? So, ayan. So, mahirap maglagay ng lilokong tali mag-isa, mga kapoga, no? Ayan. So, masok. So, ayan, mga kapoga, no? Napakaganda, elegante siya tignan. Grabe. Wow. So dito na nagtatapos, mga kapoga, ang simpleng video natin ngayong araw. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating quick review regarding dito sa watch na to, mga kapoga, yung bagong labas. Okay, yan, oh. Wow. Okay. Salamat sa inyong mga suporta, mga kapoga, sa walang sawang panonood sa aking napakasimpleng video. Maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa nagka-subscribe, baka naman, mga kapoga, please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa video na parating ni Poga Vlog. Okay, mga kapoga? So, lagi niyong tatandaan, Jesus loves you. God bless. Adjourn.